Marami nagtatanong sa akin, isa na rito si Alvin, tinatanong niya kung ano daw mas magandang gamitin. Ito yung RCC o ito yung steel frame structure. Yung RCC, ito yung reinforcement cement concrete, yung traditional na paggawa ng bahay. Yung halimbawa poste, may bakal, pupormahan mo, bubuhusan mo ng konkreto. Yung steel frame structure naman, ito yung purong bakal. Bakal yung poste, bakal yung beam. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to, kung ano bang mas magandang gamitin, mas matibay, mas mabilis, at kung saan mas makakatipid. Ito ngayon yung ongoing na project namin. Kung mapapansin nyo, yung tsura ng building niya ay complex o komplikado. Kaya mas pinili nung designer na gumamit ng steel frame structure instead of RCC. Ito ngayon yung kanyang tsura pag natapos. For information lang, during the bidding time, hindi lang presyo yung binibigay ng estimation department o yung kumpanya kung magkano nila kung kontratahin ito. Kailangan din namin magpasa ng technical submission. Isa na rito yung construction methodology. Kumbaga, kailangan namin patunayan o na ipakita sa kliyente na alam namin yung gagawin namin mula umpisa hanggang matapos yung project. Personally, sa department namin, kami yung gumagawa ng construction methodology at saka yung program. Kailangan namin pag-isipan kung ilang tower crane yung kakailanganin sa project na to, ilan manpower, yung logistic plan niya, kung nasaan yung mga lead down areas, yung traffic management plan, yung waste management plan, yung duration ng bawat activities para ma-meet namin yung milestone o yung contract duration at yung construction sequence niya kung saan magsisimula para hindi ma-delay yung project. Para malaman na rin ng estimation department kung ano yung dapat i-consider nila doon sa presyo na ibibigay nila. At para pag nakuha namin yung project na to, yung construction team pagdating doon sa site, mayroon na silang guide kung ano yung gagawin nila mula mobilization, execution, testing and commissioning, snagging, disnagging, demobilization at saka handing over. So gawa na natin siya ngayon ng comparison. Disclaimer lang, ang purpose ng video na to ay for information lang at base lang ito sa personal experience ko. Unahin na natin ngayon yung cross-section area. Ano ba yung mas malaki sa dalawa? Yung RCC ba? Or yung steel frame structure? Yung cross-section area, ang ibig sabihin ng cross-section area, pag kung halimbawa ito yung beam natin, pag pinutol natin siya o nag-section tayo, yung makikita nyong area na to, yun yung cross-section area. Kaya dito sa steel frame structure, mas maliit yung cross-section area niya kaysa dito sa RCC. Kaya nga yung ibang structural engineer, kung halimbawa yung design ni architect sa bahay na pinapagawa mo at gusto mo yung hindi masyadong halata yung poste or mahilig ka sa mga grass walls, ang nire-recommend ni engineer dyan ay gumamit ng steel frame structure. Katulad yung nakikita nyo, magandang kombinasyon yung glass wall at saka yung steel frame structure dahil nga yung cross-section area niya ay hindi ganun kalaki na hindi maapektuhan o makukumpermiso yung integrity ng structure. At may kakayahan yung steel frame structure na i-resist yung earthquake at saka yung wind dahil mataas yung tensile strength nito kaysa sa concrete frame structure. Ano ba yung tensile strength? Ito yung kakayahan na i-resist yung tension. Ano ba yung tension? Ito yung maghahatak na force para maputol yung structure. Katulad nakikita nyo, yung concrete frame structure, dahil nga mahina siya sa tension, madali siya maputol kaysa dyan sa steel frame structure. Kaya mapapansin nyo rin, doon sa traditional na paggawa ng bahay, yung poste, yung beam, yung slab, yung walls, yung foundation, nilalagyan natin ng bakal yung konkreto para tumibay siya sa tension. Kaya tinawag siya na RCC. Ito na yung reinforced cement concrete. At kung sa bigat, mas mabigat yung RCC dahil nga mas malaki yung cross-section area niya. Kumbaga sa kabuuan ng structure niya, mas mabigat siya. Kaya mas malaking pundasyon ang kakailanganin mo kesa dito sa steel frame structure. Isa sa maganda sa steel frame structure ay pwede mo siyang ilipat sa ibang location. Yung poste mo, yung beam mo, hindi kagaya ng RCC kasi hindi mo na talaga siya malilipat. Sa manpower naman, mas maraming kailangan mo ng skilled at saka non-skilled workers dito sa RCC. Kailangan mo ng karpintero, kailangan mo ng steelman at kailangan mo ng labor. Hindi katulad ng steel frame structure, ang kailangan mo ng skilled dito ay welder at saka helper.
pero kailangan dito na welder ay professional at saka trained. Hindi ka lang kukuha ng basta-basta na welder. Kahit yung helper mismo, kailangan trained din ito. Kung halimbawa big scale na o yung malakihang project ang gagawin. Kaya minsan ang problema sa steel frame structure is yung maghanap ka ng professional talaga na trained na welder. Hindi tulad ng RCC, madali tayong makahanap ng karpentero, ng steelman, ng labor kahit saang lugar. Kung speed ang pag-uusapan, kung ano yung mabilis para itayo yung mga poste, yung mga beams, mas mabilis yung steel frame structure. Dahil once na meron ka ng pedestal, pwede mo na kaagad itayo yung poste mo dahil hindi mo na kailangan pormahan. Pero kung pag-uusapan natin is yung kabuuan na duration kung gaano katagal yung isang project, minsan mas matagal yung steel frame structure. Kasi ganito yan, kung ang bahay na pinapagawa mo ay malaki at komplikado, katulad ng pinakita kong sample kanina na project namin, mas mabagal yung steel frame structure dahil sa dadaan ito sa tamang proseso. Ano ba yung tamang proseso? Yung lahat ng mga joints nito at saka yung pagka-cutting o yung preparasyon para doon sa steel frame structure, kailangan gawin ito doon sa offsite factories kasi doon pinapabricate yung mga welded connection, yung mga butas para doon sa kung bolted connection ang gagamitin. Kumbaga dadaan siya ng fabrication, dadaan sa testing, yung quality control at saka yung delivery time. Dito nauubos yung oras bago yung ereksyon. Kaya tumatagal yung project kung steel frame ang gagamitin. Pero kung ang gagawin mo naman ay mga small scale lang na construction or mga bungalow o residential, mabilis ito. Dahil pwede ka nang bumili ng steel frame doon mismo sa supplier at doon mo na ipabricate doon sa site. Kaya in summary, sa duration, kung small scale lang construction ang gagawin, yung mga maliit lang, mas mabilis yung steel frame structure. Pero pag malakihang project na, mas mabagal yung steel frame structure dahil nga dadaan sa proseso. Kaya minsan nadidelay yung project kung nagkakaroon ng problema dito sa fabrication at saka deliveries. Nabanggit ko yung pedestal for information lang. Ang purpose ng pedestal ay para kargahin yung steel frame structure, yung structure niya. At kailangan kasi ito nakapatong sa pedestal. Hindi po pwede na yung steel frame mo ay nakabaon sa lupa, kumbaga nakatungtong doon sa pundasyon. Kailangan nakaangat ito sa lupa. Dahil nga bakal siya, mas prone siya sa corrosion o kalawang. Pero ang RCC, pag hindi maayos yung pagkagawa, kumbaga wala siyang sapat na concrete cover, naka-expose yung kanyang bakal, may honeycomb o ampaw, pag kinalawang yung bakal nito, mas magastos siya pag ni-repair. Minsan nga nangyayari, kung yung gastos ng repair ay mas magastos pa doon sa original cost ng pagkagawa ng structure. Kaya dapat tamang proseso pag gumamit ka ng RCC para maiwasan yung repair in the future. Sa construction, mas madaling gamitin yung RCC. Maliban sa sanay na tayo, yung mga bakal na gagamitin nito magaan, pati yung pamporma magaan siyang bitbitin. Hindi tulad ng steel frame structure dahil sa construction, cumbersome siya. Ibig sabihin, mabigat siyang i-carry, mabigat siyang buhatin. Kailangan mo ng boom, kailangan mo ng heavy equipment, lalo pag malaking project na. At ang kailangan mong bantayan sa construction sa RCC is yung konkreto, yung paghahalo ng semento, buhangin tsaka graba. Kasi nandito yung buhay ng structure mo. Sa steel frame naman, ang kailangan mong bantayan dito ay yung mga joint, yung mga dugtungan. Dahil doon yung buhay naman ng steel frame structure. Sa quality control, mas madali ang steel frame structure kaysa sa RCC. Sa fire resistant naman, ang RCC structure ay fire resistant, kumbaga tumatagal ito sa sunog. Hindi tulad ng steel frame structure dahil nga bakal siya, so kailangan mo siyang proteksyonan, kumbaga kailangan mo siyang applyan ng fireproofing protection. Ang commonly used na ginagamit para proteksyonan yung steel frame structure sa sunog, lalo na sa US, itong spray-applied resistive materials o SFRM. Pero hindi lang SFRM ang pwedeng gamitin, meron pa dyan, meron pang rigid board fireproofing, meron ding intumescent coatings o mas kilalang intumescent paints. Pero sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, ang madaling gamitin is yung concrete. Kumbaga, kinukuberan natin yung steel frame structure. Pinaplasteringan natin. Hindi lang ang purpose nun para matakpan yung steel frame structure. Ang purpose talaga dyan ay para maproteksyonan yung steel frame structure mo sa sunog. Kung tibay ang pag-uusapan, para sa tumatibay yung RCC at saka yung steel frame structure. Nagkakaroon na lang talaga ito ng problema kung sino yung structural engineer na magdi-design ng structure mo at kung sino yung gagawa doon sa site. Kasi kahit mag-design ng maayos si structural engineer sa structure mo, pagdating doon sa site, kung hindi naman maayos yung pagkaagawa, doon nagkakaroon ng problema. Ganun din, kung halimbawa maganda nga yung pagkaagawa doon sa site,
Pero yung pagkakadesign naman ni engineer sa structure mo ay hindi maganda, doon talaga rin nagkakaroon ng problema. Kaya mali yung paniniwala na mas matibay yung RCC, mas matibay yung steel frame structure. Kasi kung ang paniniwala na mas matibay yung steel frame structure kaysa sa RCC, sana wala nang gagamit ngayon ng RCC. Ganun din kung sa paniniwala na mas matibay yung RCC kaysa steel frame structure, sana wala na rin gagamit ng steel frame structure. Kung economical ang pag-uusapan, mas economical yung RCC dahil yung pangporma na gagamitin mo, tao na gagawa sa'yo kahit saang lugar available siya. At maliban pa doon, sanay tayong gamitin ito. Hindi tulad ng steel frame structure, minsan doon sa lugar nyo ay hindi siya available. Yung I-beam, H-beam, isang kailangan pong bilhin sa malayo. Kumbaga, pag malayo bibilin mo siya, mas mapapamahal ka. Ang kagandahan ng steel frame structure, kagaya ng binanggit ko kanina, kung ang bahay na pinapagawa mo o building ay komplikado, yung mga long span, at saka yung mga gusto mo yung mga glass walls, kagaya ng pinakita ko kanina. Kasi mas less yung poste na kakailanganin mo, at saka mas maliliit yung mga section nito. Kaya mapapansin nyo, maganda siyang gamitin sa mga warehouse, industrial, factories, at saka commercial. Kasi doon sa commercial, yung wala siyang halos poste sa gitna. Hindi kagaya ng RCC pag mga long span na siya, mas kakailanganin mo na malalim na beam. At kung halimbawa magpapa-renovate kayo ng bahay, magpapa-extend kayo, at nagkataon yung existing na bahay mo ay bubong siya, may kesamisa. Ang mangyayari kasi pag magpapa-roof deck kayo o slab kayo, tatanggalin nyo yung bubong. Pag tinanggal nyo yung bubong, yung kesame, mayroon siyang existing na kesame, pag gumamit ka ng RCC, obligado ka na kailangan mong baklasin yung kesame mo. Ngayon kumbaga additional cost siya. Ngayon kung gagamit ka ng steel frame structure, kahit di mo na baklasin yung kesame mo, pwede mong gawin. Pero kung ang purpose mo kaya gagamit ka ng steel frame structure ay para makatipid ka o mas mura siya, mas mahal ang steel frame structure kaysa sa RCC. Lalo na kung halimbawa magpapagawa kayo ng bahay ng mga residential. Kasi pag mga residential kasi, marami siyang poste na kakailanganin mo dahil nga dun sa mga partition. Tapos kung nagkataon na papagawa mong bahay, bungalo lang, mas mapapamahal ka sa materyales. Dahil sa mga bungalo kasi, yung mga poste nito ay mga minimum lang. Minimum yung size ng poste, ng bakal. Ngayon kung gagamit ka ng steel frame structure, ang steel frame structure yung presyo niya, lalagyan mo pa siya ng stirrups, lalagyan mo pa ng welded wire mesh kasi paplasteringan mo, kumbaga tatambulan mo na konkreto yung steel frame structure mo. Para ka pa rin gumawa ng RCC na poste or ng beam, ang pagkakaiba lang na imbis na rebars ang gagamitin mo, ay section or A-section ang gagamitin mo na steel frame structure. Kumbaga, kumpara mo yung presyo na 4 na piraso na 16mm or 12mm diameter bars, katumbas ng I-section or A-section na bakal o steel frame structure, mas mapapamahal ka. Kaya advice ko sa inyo, kung gagamit kayo ng mga pang-residential lang at kumbaga typical lang na bahay, mag-RCC na lang kayo kasi mas mura siya kaysa sa steel frame structure. Additional information lang, kung gusto nyo ng mga sample na bahay, bisitahin nyo yung channel ni Diseño Engineering and Concepts. Ilalagay ko yung link sa description sa baba. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo na panibagong information. Kung sa palagay nyo nakatulong itong information na to, baka pwede naman pahingi ng like at saka pa-share na lang din. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe. At pahit na lang din ng bell notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload next time. Sayang naman pag di mo hinit yung bell notification bell. So paano? God bless at saka ingat lagi.